Mahaba na ang nalalakbay ng aming guro. Humihiling lang kami ng matutuluyan ng isang gabi. Sabihin mo sa kanya na hindi namin siya matatanggap. Mga Samaritano kami, hindi kayo pwede rito. Kung kayo ay patungo sa Jerusalem, lakad na! Oo! Umalis na kayo! Tama yun! Alis! Sige, bumalik na kayo kung saan kayo nanggaling! Guru, tumanggi ang mga Samaritano na tayo'y patuloyin. Panginoon, payag po ba kayong paulanan namin sila ng apoy upang sila'y matupok? Hindi nyo alam kung anong espiritu ang nasa inyo. Ang anak ng tao'y hindi naparito upang manira, ngunit para magligtas. Ang Samaritano ay hindi aayon sa Udyo, at kailanman hindi ito magbabago. Sa naghatid sa inyo ng Blow Up Everything You See, narito ang pelikulang hindi nyo malilimutan at hindi nyo rin mapipigilan. Ang robot na nagmula sa alien planet na gustong maniraan sa ating mundo ay ayaw nang magpaawa. Sa susunod, i-question ang tuwid ang mga upuan ninyo. Sa susunod, sa dumuhan mo yan, ipasyal. Oras na ng susunod na sa susunod. Nahuli ka na! Sa susunod na lang! Sa susunod ay wala ng susunod! Teka, pwede pa natin mabili yung pizza na maraming toppings. Ayos yan, Chris! Tingnan mo! Sa bawat large pizza, may dalawang half-price ticket ng paborito natin pelikula. Oras na ng susunod na susunod! Huya, hango! Hango! Sa susunod ay wala na ang susunod! Ito na, Chris. Tumingin ka nga sa dinadaanan mo? Gizmo? Gusto ko ng may extra cheese. Pasensya na, hindi niya. Teka, ikaw si Samantha, hindi ba? Kilala ba kita? Hindi yata, pero nakikita kita sa school. Eto na ang pizza mo. Dumikit sa box yung toppings, pero maayos naman. Hindi akin yung pizza. Pero nakita kitang... Sinabi ko na nga hindi sa akin yan, okay? Hindi mo kailangan magsungit. Joy! Ay naku, totoo pala ang sinasabi nila. May ugali nga siya. Bakit nakatingin siya dito sa pizza kung hindi naman pala sa kanya? Baka nagugutom siya. Sabihin mo, weird talaga siya. Pumunta na tayo sa park. Nagugutom na talaga ako. Ah, sabi ko na nga ba. Yung magkapatid na yun palaging pumupunta rito pero hindi umu-order. Sa pag-alis nila, pati ketchup ko nauubos. Sa susunod! Nakatingin siya doon sa mga natirang pizza. Yung ketchup, hindi rin natin alam kung para saan. Alam mo, baka nga nagugutom sila magkapatid, Joy. Pwede natin silang bigyan. Sige, laban! Matatalo na kita! Gaya ng sinabi ko, weird siya. At malamang pati kapatid niya ganun din. Weird. Tara na. Superbook! Teka, huwag ngayon! Parang hindi magandang oras to para sa adventure! Naku, lalabid yung pizza natin! Sa susunod!
dadalhin ko kayo sa lugar kung saan malalaman ninyo ang kahulugan ng pakikipagkapwa-tao. Giz, nasan tayo ngayon? Ang alam ko lang, wala tayo sa park at walang pizza. Aalamin ko! Mag-init ka naman! Oh, ayan, maayos na! Tama ka, Joy! Sabi ng geosensors, ang Valley View Park ay nasa 2,000 taon at 5,000 milya ang layo! At narito tayo sa kalsadang papunta sa siyudad ng Jerusalem! Sa taong... Teka, tingnan nyo, may mga parating! May nakikilala ka ba sa grupo na yan, Gizmo? Ayon sa facial recognition, ang lalaking yon ay walang iba kundi si Jesus ng Nazaret! Dahil ang Valley View at ang pizza natin ay 2,000 taon ng layo, sasama ako sa kanila. Malamang alam nila kung saan pwede kumain. Kapag gutom si Joy, mas lalo siya nagiging masungit. Gizmo, narinig kita! At lumalakas ang pandinig. Pati na rin yan! Tama si Jesus na umalis sa lugar ng mga Samaritano. Dito tinanggap tayo. Pero sana nagpababa tayo ng apoy sa mga Samaritanong yun. Meron kayong ganong klase ng kapangyarihan? Marami kaming nagawang milagro nitong nakaraan. Nagpaalis ng demonyo, nagpagaling ng lumpo, bulag at... Ah! Napanood nyo na ba yung pelikulang may robot galing outer space na nagbabantay sa mundo at may superpowers? Sinasabi niya, sa susunod ay wala nang susunod! Gizmo! Gizmo! Pasensya na kasi. Medyo masayahin lang siya. Ano nga po ulit yung tungkol sa panggagamot? Oo, dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Pero itong si James gusto magpababa ng apoy para maturuan ng leksyon ang mga taong di niya gusto. Oh, magandang plano, James! Ngayon, naisip mo ba kung bolang apoy yan, nagliliyab na kidlato, parang... Paliwanag ni Jesus na parito siya para magligtas at hindi ang manira. Pedro, marahil sila'y mangangailangan ng pagkain at nang matutuluyan ngayong gabi. Opo, Guro, ipaghahanda ko sila. Pedro, kung kailangan ng tulong sa pagkain, nandito ko. Tama. Basta usapang pagkain, maaasahan niyang si Joy. Dito lang ako. Kasama nila. Tungkol dun sa kapangyarihan, hindi niyo yun basta magagamit laban sa kaaway kahit na may ililigtas kayo. Pinoprotektahan ko. Ang isang yon, siya si Jesus ng Nazareth. Guro, ano ang dapat kong gawin upang magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? Ano ba ang nakasulat sa kautusan? Ano ba ang nababasa mo roon? Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas at buong pag-iisip. At ibigin ang kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Tama ang sagot mo. Gawin mo yan at magkakamit ka ng buhay na walang hanggan. Ngunit, Guro, sino ang aking kapwa? Sasabihin ko sa inyo, may isang taong naglalakbay mula sa Jerusalem papuntang Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan. Ah! Tulisan? Oh, alam ko na ang dapat niyang gawin! Maganda ang kwento na to! Hahanapin ko sina Joy at Chris para makapagkwento! Pedro, itong tinapay. Diyan na lang sa may kaing ng isda. Uy, Chris! Joy! Nandiyan pala kayo! San ka galing, Giz? Nandoon ako sa may balon, nakikinig sa kwento ni Jesus tungkol sa isang lalaking sinalakay sa daan. Walang tumutulong! May dumaan na isang lalaki, pero hindi siya huminto! Tapos sandali, doon isang... Sandali, sandali! Dahan-dahan lang, Gizmo! Wala kaming maintindihan sa sinasabi mo. May kinukwento si Jesus tungkol saan? Ay, sumama na lang kayo! Pakinggan niyo si Jesus! Ayoko sa akin magaling! Gizmo, nasan si Jesus? Hindi ko rin alam! Baka umalis na pagkatapos magkwento! Sige na, Giz. Ikaw na magkwento sa amin. Pero sabihin mo nang mabagal. Sige. May isang Hudyo... Gizmo! Bakit? Sabihin mo nang maayos o sa susunod mag-isa ka na lang. Pero alam mo, baka wala nang susunod.
Sa susunod! Wala nang susunod! Ha-ha! Sige, ayusin ko na! At napakagandang istorya nito! May isang lalaki na naglalakbay mula pa sa Jerusalem papuntang Jericho. Pero may mga tulisan na naghihintay upang magnakaw dahil magnanakaw nga sila. Bigla na lang, sinalakay nilang lalaki. Mabuti na lang, saktong may napada ang matapang na robot. Tulong! Tulong! Ako ang magtatanggol sa'yo! At doon nga ginawa ng robot ang pagliligtas sa lalaki. Wow! Gizmo naman eh! Sandali nga lang! Ano? Siguradong hindi ganun ang pagkakakwento ni Jesus. Hindi tungkol sa iyo ang kinuwento ni Jesus, hindi ba? Hindi. Bakit? At wala ka rin sa storya? Masasabi ko na, wala. Tama ng kalokohan, Giz. Sabi mo na yung nangyari. Kung paano kinuwento ni Jesus. Sige na. Pero dapat nandun ako eh. Sabi ni Jesus, naglalakbay ang lalaki nang sinalakay siya ng tulisan. At walang sino man ang makatutulong. Sinaktan ng mga tulisan ng lalaki at pinagdakawan pa siya. Kahit ang damit niya ay kinuha. Nagkataong may dumaan na pare. At iisipin yung tinulungan niya ang lalaki. Pero hindi siya huminto. Hindi niya tinulungan ang kawawang lalaki. Baka natatakot siyang mapagnakawan din. Pero kasi, alam mo yun, sana tumulong siya. Pwede, diba? Alam mo, baka nga nagugutom sila magkapatid, Joy. Pwede natin silang bigyan. Kaya nga nang sabi ko, weird siya. Malamang pati kapatid niya ganun din. At hindi pa yun ang malala sa kwento ni Jesus. Yung sumunod na dumaan, hindi rin siya tinulungan. Hindi na ako papayag sa ginagawa nila! Teka nga, sandali! Yes! Ang storyang ito ay hindi tungkol sa'yo, hindi ba? Sabihin mo na yung nangyari! Okay! Pero kung nandun ako, may gagawin ako! Gaya ng lalaking sumunod na dumaan! Isang Samaritano! Oo! At hindi ko siya nakikita! Siguradong nandun siya sa istorya! Abuli ka siya! Ayun siya! Abuli natin! Oras na para sa susunod na susunod! Tungkol sa manlalakbay na ninakawan at walang tumutulong. Oo. Hindi ka kasama sa kinukwento ni Jesus. Technically. Tama na. Wala ka sa istorya kahit na anong parte. Hindi, pero kasi... Wala nang pero-pero. Sabihin mo kung anong sinabi ni Jesus na nangyari sa sumunod na nakakita sa lalaki. Ang sumunod na nangyari, may dumaang Samaritano. Okay. At hindi ka nakipaglaban sa mga tulisan dahil wala ka sa kwento. Yung Samaritano, anong ginawa niya? Nahihirapan akong makita siya dahil siguro hindi ko alam kung anong Samaritano. Kapag ganyan, hindi na natin matatapos ang kwento. Titingnan ko muna kung anong Samaritano. Ang Samaritano ay mula sa Samaria. Hawig sila ng mga Hudyo, ngunit may ibang templo at paniniwala. Tingin sa kanila ng ibang Hudyo ay dayo at palaaway. Ay, mas maayos sana kung kay Jesus natin narinig to. Na-record ko yun habang nagkukwento siya.
May video ka, Gizmo? Bakit hindi mo sinabi sa amin, Gizmo? Hindi ko alam. Ay, pwede ba ipanood mo na lang sa amin? Sige! Ngunit sasabihin ko sa inyo, merong isang Samaritanong naglalakbay na napadaan doon. Nakita niya ang biktima at siya'y naawa. Nilapitan niya ito, pinuhusan ng langis at alak ang mga sugat at binendahan. Pagkatapos, ang lalaki isinakay ng Samaritano sa kanyang asno at dinala ito sa bahay panuluyan upang maalagaan doon. Kinabukasan, binigyan niya ng 20 pilak ang may-ari ng bahay panuluyan. Heto, alagaan mo siya. At kung ano man ang iyong magagastos, ay babayaran ko sa aking pagbabalik. Sino sa mga... Ang ano? Anong nangyari sa video, Gizmo? Ah! Yan kasi yung hinahanap ko na kayo! Ay, pambihira. Narinig natin ang istorya pero di natin alam ang ibig sabihin. Alam niya ang kautusan na ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Ngunit tinanong niya ako, sino ang aking kapwa? Sino sa tatlo ang akala niyong nagpakilalang kapwa-tao na nahulog sa kamay ng tulisan? Hinayaan lang siya ng mga kababayan niya. Ibig sabihin ng totoong kapwa niya ay yung huminto at tumulong sa kanya. Ito ay ang Samaritano. Gawin niyo ang gaya nun. Ang ibig niya bang sabihin ay humanap tayo ng nasaktan at alagaan sila? Ang ibig niyang sabihin, kahit na sino pa sila, kahit malaki ang kaibahan nila sa atin, ang bawat isa ay kapwa natin at dapat mahalin. Samantha at ang kapatid niya. Ano sa palagay niyo ang ginagawa nila sa mga ketchup na yun? Yung part nasa kabilang banda kung saan naghihintay ang mga kaibigan natin sa pizza. Sige na nga, paiinitin ko na lang. Joy, anong sasabihin mo? Hi, naalala mo ko? Si Joy, medyo weird ka, tinawag kitang masungit. Gusto mo kami saluhan sa pizza? Hindi naman ganyan ang sasabihin ko. Ang sasabihin ko, Hi! Mahilig ka siguro sa ketchup kasi... Eh, hindi, mali. Hi! Nakita kitang nakatingin sa tirang pizza kaya... Hindi ko alam. Hindi ko alam ang sasabihin. Kung ayaw mong sumama, magkita na lang tayo mamaya. Sasama ka ba? Balita ngayon, nawawala ang mga ketchup sa pizza shop. Okay, alamin natin ang totoong istorya. Chris! Joy! Saan kayo pupunta? Joy! Wala akong naririnig na tunog. Baka naman si Ryan. Pati yung bahay mukhang sira din. Baka nasa likod sila. Joy, anong ginagawa mo? Chris, anong ginagawa nila? Ginagamit nila mga ketchup para gumawa ng soup? Oo, at mukhang yun lang ang pagkain na meron sila. Hoy, anong ginagawa niyo dyan?
Nakita nila tayo! Umalis na tayo! Itago niyo ako! Sige na, Gizmo, takbo! Kilos na, Giz, dalian mo! Anong ginagawa niyo? Naglalakad, papuntang park! Papunta doon ang park! Oo! Tama ka ka! Doon ang papuntang park! Doon yung papuntang park! Kaya nga, papunta na kami doon! Sa gawin yun? Papuntang park! Anong ginagawa niyo sa bakura namin? Nagdo-doorbell kami kanina, kaya lang sira eh. Ang bango-bango mo naman? Oh, hindi ako yun! Itong pizza! Samantha, baka gusto niyo magkapatid na saluhan kami kumain ng pizza? Talaga? Wala tong ketchup, pero may... Giz! Oh. Nakita niyo kung kinuhang ketchup? Libre kasi yun eh. Oo, libre yun. Napaisip lang ako, bakit? Okay, so ngayon alam mo na. Teka, kung gusto nyo kaming saluhan, sumama na kayo sa amin sa park. Ate, sige na please. Sawa na ako sa ketchup soup. Tara na, halika na. Anong klase pizza ba to? Mahilig ako sa mushroom at pepperoni. Lahat ng toppings meron. Tingnan mo, may tiket pa tayo. Gusto ko yung pelikula ng robot. Lalo na pag sinasabi niyang, oras na ng susunod na sa susunod! Minsan, pag nasa trabaho si nanay, wala kaming makain sa bahay. Pero, nasa ng tatay niyo? Namatay siya nung bata pa ako. Well, baka pwede kayo lumabas pag nasa trabaho ang nanay niyo. Kung gusto niyo, pwede kayong sumama sa amin. Pero hindi niyo naman ako kilala. Malapit lang ang bahay namin. Pareho lang tayo na... Hindi. Magkapit-bahay tayo at magkaibigan. Tara na, umalis na tayo. Kilala mo si Claire? Nandun din siya sa park ngayon, pati na si Marcos. Kilala mo siya? Sabay yun si Marcos! Simula muli, buhay ko'y alay sa'yo.